Hello buddies, this is Sniper 8121. So, itong gagamitin nating kumpas, it is what we call geologic compass. So, may kaiba nito sa linsati compass kasi kung nakita nyo dito, ito yung needle pointer niya ng 3 gram. Ito yung magnetic needle. Tapos, ang degrees niya from 0 to 360 is not movable. So, ang movable dito, itong needle niya. Okay. So, ngayon, ang linsatic naman, movable yung ano niya, yung degrees. So, itong gagamitin natin ngayon sa lecture natin na remapping physics. So, isa lang muna, itong lesson 1. The 135 pattern na mostly ginagamit ng IJA sa big volume deposit. Ito siya. Yung pattern na yan. Okay? Decoration lang yung diamond. So, ngayon, ganito ang orientation. So, kung nakita nyo, yan ang positioning ng compass. Naka-due north yan. So, azimuth niya is north. Back azimuth is south. So, ngayon, ito mangyari. Pag pupunta kayo sa site, hanapin nyo ang benchmarker, itong sentro. Yung BM na yan, benchmarker. So, ito yung elemental marker ng center. So, saka yung C. Tsaka yung code 5, ito yung sinasabi natin na balancer's code. Balancer's code yan. Okay? So, ngayon ang mangyari, pag nakita nyo na itong BM, mag-azimuth kayo sa north at mag-azimuth kayo sa east, which is code 3, tas ang north is code 1. Dito naman sa bearing point niya, na 45 degrees, ito yung northeast, no? Code 8. So, pag bibearing ka, 45. Okay? Kung kapag makikita nyo. Ganyan siya sa compass. Oh. Yan. 45 degrees. So, ang naka-point ito doon sa code 8. Okay. So, ganito ang mangyari. Pag mahanap na ang benchmarker, susunod agad ang ano? Ang paghanap nyo ng coordinate markers. Example, dito. Sukat ka ng 5. Okay? 5 feet. Sukat ka din ng 5 feet dito sa east. Din sukat ka ng 10, 15. Din sa east naman, 10, 15. So, pag makuha mo na yan, kita mo na dyan ang triangulation. I-connect mo siya ang 5 to 5. So, that is the first triangulation. Second, 10 to 10. The second triangulation, ito yung first, ang 5, 5. Ang 15 to 15 is the third triangulation. Okay, so ganito na mangyari niyan. Ganito na ang pag-remap sa area. So dito, kung may makikita kang big boulder, tapos may big boulder din doon. Okay? So, itong tinawag natin na unang triangulation, ang target natin, itong tinatawag natin intersection point sa bearing niya sa northeast. So, example, may puno dito na Old Century 3. Saka may puno dito. Tapos dito ang BE mo. So, nandito ang target. Okay? Tapos dito, example, mayroong kawayan. Saka may kawayan dito sa 15 feet. So, dito ang intersection point. So, ito yung dig site. So, kaya may test dig. Ito ah, hindi ko sinasadya makasalita ng masama. Pero, need natin i-confirm. Kasi hindi naman tayo ang nagbaon eh. Example, dito, andyan na ang triangulation. So, kailangan mo pa rin mag-test dig para ma-confirm ang hidden trail markers. Pag andyan na, masapol, so yan talaga ang dig site. Total, ilan lang yan eh. Tatlo lang naman yan ang given. Kung may mga coordinate markers. Pero kung wala, example, dito lang talaga, doon ahead, wala na din doon.
So dito lang siya. So yun na ang pinaka intersection point niya ng code 1 saka code 3. So from code 5 magbearing ka. So dito siya tatama. So ito yung possible dig spot. Okay? So yan lang muna buddies, kasi marami pa tayong gagawin. Tsaka madali na lang yan pag ma-master niyo ang pag-remap. Masapol niyo lahat ng dig site sa area. Okay? Good luck and happy hunting. Sana ma-hits na natin yung mga project natin para makatulong naman tayo sa iba. So, ito lang as of now. And I will spend more time pag maka-free time ako para for another lecture. God bless us all.